Siya nakakahiya. Kasi syempre, yung balapon, nahuli na ginagawang kababalaghan. Isang araw bago ang barangay eleksyon, tiyak meron namang gumagapang diyan para bilhin ang boto ng kanilang mga nasasakupan kahit ito ay pinagbabawal. Kaya naman panoorin mo ang video na ito kung papaano nahuli ng mga pulis ang mahigit na 200 na mga taga-barangay ng artista at kapitana ngayon na si Angelica de la Cruz. Pinasok ng mga pulis kasama ang ilang opisyal ng COMELEC ang warehouse na ito sa Nabotas. May nakapagtindri raw kasi sa kanila na may nangyayari raw ditong vote buying. Huwag kayo magtatago yan. Hindi rin kayo makakalabas dyan. Nadatnan ng mga otoridad ang nasa 200 nakapilang rehistradong botante ng Malabon na dumayo pa sa Nabotas para sa umunoy bigayan. Isang babaeng nahuli sa akong namimigay ng sobreng may lamang 300 hanggang 500 pesos. Pamasahe raw ito para sa watchers training. Pagka may pera, may envelope, tapos may mga individual na nandyan, na mga, tapos may listahan. Eh, vote buying po yan. Eh, mahirap po na isipin nyo. Hindi naman kayo registrado o hindi kayo taga Nabotas. Pero dito nyo ginagawa. Pamasahin po nyo lang. Aabot sa 400 sobre ang nakumpiska, nagkakahalaga na mahigit 363,000 pesos. Kaninong kandidato galing ito? Ay, wala po. Wala. Eh, sabi niyo, watcher kayo mga ano. Sabi niyo, watcher kayo. Okay, kami po ay watcher ng 21 barangay. Makikita sa video na nahuli ang isang babae na may daladalang mga sobre na nagkakahalaga bawat isa ng mahigit 300 to 500 pesos para ipamigay sa mga mahigit na 200 katao. Sa uli, inaresto ang babae. Iniimbestigahan na ito ng COMELEC at Nabotas Police. Sa ngayon po, under investigation pa po at masusi po namin iniimbestigahan pa kung sino yung involved na kandidato. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. Ngunit ayon sa artista at kasalukuyang kapitana ngayon na si Angelica de la Cruz, ay nagulat siya at nahihiya siya sa nangyari dahil ang mahigit na 200 kataong nahuli sa vote buying ay kanyang mga kabarangay. Actually, nakakahiya. Nakakahiya kasi syempre yung Malabon nahuli na may ginagawang kababalaghan sa ibang city. Nakakahiya sa mga sa Nabota, syempre. And actually, ako nalaman ko lang through messenger na binabalita sa akin ng mga tao na tana merong nahuli dito, pinasok ng mga pulis, madaming tao, puro taga-barangay natin. So doon ko siya nalaman. Tapos nag-send na sila ng mga pictures, na-send nila yung picture nung yung mga tao na nakaupo, tapos yung babae na may hawak daw nung money. Tandaan, huwag mong ipagpapalit ang isang boto mo sa kandidatong alam mong gumagastos at bumibili ng boto dahil tiyak pag nanalo yan, babawiin niya yan pag kaupo niya ang ending, tayo ang lugi. Kaya naman i-share mo na ang video na ito para maging aware ang ating mga kabarangay sa botoan bukas. Ikaw bilang isang botante, ano ang dapat gawin sa babaeng ito na nahuli na bumibili ng boto at napag-alaman din na nagtatrabaho pala siya sa City Hall? Nakakahiya! I-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.